taong ito, una, magbalik na daw tayo sa mga atleta rin na nagmarka ang Pilipinas. Naalala niyo ba noong 1996 sa Atlanta Olympics? Ito ho ang nagdala ng silver sa atin sa larangan ng boxing. Walang iba kundi si Onyok Velasco. Palakpakan po natin si Onyok Velasco. Nakilala tayo dahil po sa taong ito. Yan po ay sa Atlanta Olympics. At ang unang gold medalist po natin, walang iba naman ng Pilipinas. In fact, dapat po gagawin po sana ito, itong Olympics na ito, ng 2020. Kaya lang nagkaroon tayo ng COVID, kaya ginawa ito ng 2021. Ang unang Pilipinong nagdala ng medalyang ginto sa ating bansa. At sa buong mundo, ito po yung Tokyo 2020, yung weightlifting, walang iba po kundi si Miss Heidelyn at Diaz! Ngayon, ito po, yung katatapos lang po na Paris Olympics, ito pong 2024, ang ating pong mga bronze medalist sa larangan po ng boxing. Palapakan natin po, bronze medalist para sa boxing, si Ira Villegas at si Nesty Petesio! Mga kababayan, muli, nagtatak na naman po ang bansa o ang ating bandila sa anumang sulok ng mundo, eka nga sa buong mundo. Dahil po sa taong ito, hindi isa, dalawang medalyang ginto ang pinadala niya dito sa ating bansa. Mga kababayang Pilipino, magsitayo tayo! First ever Olympic double gold medalist ng Pilipinas, Carlos Emil B. Lula! Ito sa Will to Win sa TV5 at syempre ang ating mga ka-Facebook, ka-YouTube na nanonood sa atin. We are so proud of you, Carlos P. Yulo. Maraming salamat po, Sir Win. Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa sporta at madarasal na ibinigay. Salamat po. Salamat. Wow. Kita mo, bawat Pilipino, hindi lang sa loob ng studio, sa amang sulok ng mundo, inangat mo na naman ang bansang Pilipinas nang dahil sa iyong pagtsatsaga, sa simula ng buhay mo, ikaw ang inspirasyon ng mga batang nangangarap na maging katulad mo. Ano gusto mo sabihin sa ating mga kababayan? Ano gusto mo sabihin sa mga nangangarap na mga bata? Para po sa mga batang nangangarap katulad ko rin, dumaan din po ako doon. Gusto ko lang sabihin na huwag tayong makalimot sa Diyos. Palagi tayong magdasal. Magpasalamat sa binigay niyang talento sa atin. At ako, nagpapasalamat talaga po ako na may opportunity po ako na makapag-inspira ng mga bata na nangangarap din po. Bukas po ang Gymnastics Association of the Philippines para mag-tryouts po, makapag-training. Kasi ang goal ko rin po bilang gymnast, mas lumawak po yung gymnastics sa Pilipinas po. And mas makilala sa buong mundo na may gymnastics pala sa Pilipinas. Salamat po. Alam mo, pinapanood kita eh, may luha sa mga mata namin dahil ang sarap ng pakiramdam na yung bandila mo nasa gitna, inaangat at pinapanood ng bawat tao sa buong mundo. Noong time na yon, ano rin, kasi nakikita kita eh, pag ina-stable mo yung sarili mo, minsan, di ba, pag ganun mo, parang yun ang signature mo eh. Parang, di ba, parang ano nararamdaman mo nung nandun ka sa Olympics? Gusto namin malaman yun. Yes po, nung nag-perform po ako, hindi ko po naisip agad yung mga scores. Para sa akin, sobrang pressure, sobrang kaba, lahat ng
lahat ng napagdaanan ko, eto na yun, naibigay ko. Nung nakita ko na yung score, mas lalo akong sobrang thankful. Sinong inspirasyon mo sa buhay mo? Nauna po si Lord. Grabe po yung binigay na talento, lakas, guidance. And sobrang blessed po through all out the game. Tsaka sa mga naranasan ko sa buhay, palagi siyang nandyan. Family and syempre yung partner ko na palaging grabe yung well-being ko and mental health na nasusuportahan ako sa lahat. And syempre si Ma'am Cynthia po na yung president po namin na like, dinaguyo niya po talaga yung gymnastics sa Pilipinas. Grabe, sobrang thankful po ako sa kanilang lahat po. And also si Olympic president, I think, si Mayor Bumble, no? Tolentino. Yes, po. Na nakikita ko, sigaw siya ng talon siya ng talon. Pag nakakakuha tayo ng bronze, nakakakuha kayo, nakikita ko siya. Siyempre, palagay, alam mo, nung nakakausap ko siya, talagang sinasabi niya, tulungan mo itong mga atleta natin, Willie, kung ano matutulong mo. Pero I'm sure maraming tumulong sa inyo. Anong susabi kay Mayor Bumble? Sir Bumble, maraming salamat po sa like training camps po talaga. Grabe, sobrang laking tulong po ng sa aming mga atleta. Lahat po ng mga games and mga competitions namin, trainings, nandyan po kayo nakasuporta. Maraming salamat po. Mula po sa puso, grabe. Sobrang thank you po kami sa inyo. Na-appreciate po namin kayo. Napakasimple niya eh. Napakasimpleng bata na ito, no? Ilang taong ka na, if you don't mind? 24 po. Diyos ko, napakabata. Yes, di ba? Kita nyo, sa mga batang nangangarap, di ba? Eto, mag-inspirasyon natin siya. Sa mga magulang, yung mga anak nyo. Kaya dapat malayo kayo sa mga droga, sa mga masasamang bisyo. Kasi hindi niya naranas yan sa buhay niya. Ang kanyang inspirasyon ay yung kanyang buhay at siyempre yung mga mahal mo sa... Eh ako, medyo alam ko, may mga pinagdadaanan ka, no? Ang pag-usap kami kanina sa backstage, sabi ko, masarap yung buo ang lahat. At siyempre, yung mga mahal mo sa buhay, nandyan sa'yo. Ano gusto mo sabihin sa mga mahal mo sa buhay? Nagpapasalamat po ako na nandyan sila, na nakantabay. Hindi pinagdarasal ako sa lahat ng mga ginagawa ko sa buhay. Naaalagaan, hindi lang bilang atleta, bilang tao na rin po. Wala po masabi kundi pa salamat. Thank you sa pagmamahal na binibigay nila sa akin. At hindi ko po alam. Ito po yung naging resulta ng pagsusuporta nila sa akin. Maraming salamat po. Ano to eh? Simple magsalita, no? Parang madamot siya magsalita. A man of few words ang tawag dyan. Di ba? Pero bilik kami siya. Isipin mo, pahawak lang ha. Wow. Itong gintong ito, sa bawat Pilipino, itong karangalan natin, mga kababayan, sa taong ito. Salamat sa iyo, ha? Ano? Ito lang ang pwede ko namang ibigay sa iyo. Ito. Wala akong 1 million na bibigay sa iyo, pero may jacket kang ginto din. Salamat po. Ang puso mo at isip ay para sa bayan, magtatanggol, maglilingkod, yan ang iyong sinumpan. Bayani kang taglay, ang pangalan mo sa likod. Purita ng nani, Pilipino. Ganda, alam mo. Ganda, oh. Ganda lang ang Pilipinas. At siyempre sa mga tao, nanggaling ka ka presidente, nanggaling ka sa mga Congress, nanggaling ka sa lahat, marami. Pero dito, bawat Pilipino, sumasaludo kami sa iyo. Maraming maraming salamat. Bago tayo magtapos, ano naman ang gusto mong sabihin? Sa lahat. Sige, eto na siguro. Ano ka, busy ka, magpapahinga ka, sobrang busy mo. Nagkaroon ka ng bahay, nagkaroon ka ng natawag na, well, of course, kasi tsaga yan eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo, dedikasyon sa trabaho. Being professional, ma-achieve mo talaga pag ganyan ka. Pag hindi ka nagalit, hindi ka ibabash. Kailangan magalit ka. At pag binash ka, magpupulsige ka. Ipapakita mo na, mali kayo. Ito ang dapat na gawin nyo. Sa ating mga kababayan, ang last word mo, Sam. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat po at sa buong Pilipinas po na pinagdasal po kami. Hindi lang po ako yung mga atleta po nating lumaro sa Olympics. Grabe po yung pinot naming effort, dedication, and yung hard work po talaga. Lahat po ng paghihirap namin, inaalay po namin sa inyong lahat at sa bansang to. Magpapasalamat po kami ng lubos sa suporta po. At pasensya na kung napuyat po namin kayo. Worth it po lahat ng puyat niyo. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat at God bless us all po. Salamat po. Okay. Tawagin. Pero yung last shot, like, pwede bang isang shot na gano'n? May papakita lang ako. Yes po, ako po. Pwede pong pa-selfie po. Ha? Pwede pa-selfie po. Akin yung ginto mo. selfie ka din dalawa. Kinikilig ako. Selfie. Uy, thank you ha. Bili mo ha. May kinabutan ako.
Ano ba? Baka mukhang fake yung ano mo eh. Yaman-yaman muna po. Galing po sa Olympics po. Ayan. Yes. Pwedeng tayo muna pong dalawa tapos. With everyone. Yeah. Galing, galing. Pwede ba tayo yakapin? Pwede ba? Kasama naman po lahat po. Pwede okay. Po. Okay lang po. Oo, sama daw lahat. Sama daw kayo lahat dito. Salamat po, salamat po. Dito ka sa uno. Yan. Diyan ka. Yan, sige. Hindi kayo na muna para makamang yan. Ayan ha. Sama dito pa. Yan ba? Dito pa. Dito pa. Yan, para makuha kayo lahat. Yan ha. Ang puso mo at isip ay para sa Sir Will, sama po kayo, Sir Will. Salamat po. Salamat po. Mga kababayan! Diyos ko po! Salamat po. Ang sarap ng pakiramdam ay meron tayong kababayan na katulad po ni Carlos Yulo. Again, sa mga batang nangangarap, nakabukas ang pintuan. Sa mga gymnast na nangangarap, inspirasyon, si Heidelin, ang unang naging gold medalist natin. Okay? Ikaw, ano bang pangarap mo sa buhay? Yung pangarap ko po kasi, ito po talaga eh, maka gold medal po simula nung 12 years old po ako. Grabe, ito na po yung pinakapangarap ko po. Siyempre, may mga iba pa po ang pangarap sa buhay na gusto kong makatulong sa Pilipinas din po, sa mga maliliit na bata po na gustong sumali sa gymnastics po talaga. Maging coach, tulungan sila, ma-discover po nila yung sarili nila through gymnastics and mas makilala po yung gymnastics sa buong mundo po. Ang payo ko sa'yo, magpahinga ka. Sobrang pressure mo. Di, alam ko, pagdating mo dito, wala ka pang pahinga. Yung health mo, importante. Di ba, congratulations. Hindi sa'yo, sa ating lahat, dahil sa'yo. Salamat po. Mga kababayan, Sir Will. Salamat po. Dalawang medalya po naging to ang dinala para sa karangalan po ng bansa Pilipinas. Bawat Pilipino, maging inspirasyon natin siya. Simpleng tao. Di ba? Kita niyo naman, no? Naka-chinelas lang. Di ba? Naka-pansuit. Pero kita mo, dalawang ginto ng Olympics! Ladies and gentlemen, first ever Olympian or Olympic double gold medalist ng Pilipinas, Carlos Etienne P. Yulo. Mga Carlos, pato na kayo! Dancer! Woo! Dan! Congratulations, Carlos! Mabuhay ang Pilipinas! Yes! Napaka-picture ko na yun, picture daw yun. Okay, good. Salam kayo. Upo kayo. Yan. Dito pa naman yan. Wow. Ay, papalala. Carlo, dali. Dumasis pa ako, kulay gold pa yung suit nila. Wow, puro gold. Wala ito naman. Oh! Ladies and gentlemen, first ever Olympic double gold medalist of the Philippines, Carlos FBLB Yulo! Pilipino, that's all!